Best, tara, gawa tayo ng butter. Madali lang to at saka isang ingredient lang ang kailangan natin. Gumamit lang ako dito ng 33% na whipping cream, tapos binuhos ko lang lahat. Pwede kayong gumamit kahit anong whipping cream na brand or kahit anong heavy cream na meron kayo. And then, kailangan mo lang siyang i-mix hanggang sa mangawit na yung kilikili mo. Charot. Kailangan mo lang siyang i-mix hanggang sa maghiwalay yung buttermilk at saka yung fat. Yung fat na yun kasi yung magiging butter. Ikaw, na-try mo na ba gumawa ng butter? I-comment mo naman sa baba kung ano yung naging experience mo at saka kung itatry mo pa ba ulit. Ako kasi first time ko lang gagawin to, chinika lang sa akin ng katrabaho ko na madali lang daw kasi araw-araw silang kumakain ng butter. Ibang lahi kasi yon, tapos lagi silang naglalagay ng butter sa mga kinakain nila. So ako naman, why not itry ko? Sabi mo madali lang eh. At sa mga hindi pa po nakakatry gumawa ng sarili nilang butter, tapusin nyo po ang video na ito, panoorin nyo hanggang sa dulo. Tapos, dun kayo mag-decide kung worth it ba o gagawin nyo ba yung maggagawa. Ay, hirap mag-voiceover, best! O maggagawa ba kayo ng sarili nyong butter o bibili na lang kayo. So as you can see, maraming beses din ako nag-stop. Tinitingnan ko kasi kung naghihiwalay na ba yung buttermilk at saka yung fat. Mga ilang beses din yun. Tapos, sa bandang gitna, parang pinanghihinaan ako ng loob kasi ang tagal na. Siguro mga kalahating oras na pero wala pa rin ako nakikitang separation. Kaya napaisip ako kung itutuloy ko pa ba to o ititigil ko na. Pero kung ititigil ko naman na, anong gagawin ko dito? Itatapon ko lang tapos masasayang. Kaya yan, tinuloy ko na lang din. Diba, tanong ko, sagot ko rin. Kaya mag-isip-isip ka na kung gagawa ka pa ng sarili mong butter o bibili ka na lang. Well, na-enjoy ko naman yung paggagawa ko ng DIY butter na to. At least nagkaroon ako ng experience, di ba? Tapos kung wala ka namang ginagawa, maganda ding libangan. Isang oras at kalahati ko lang naman tong ginawa eh. Nung naisipan ko kasi na i-edit yung mga video, tapos pinag-compile-compile ko, lagpas isang oras at kalahati yung mga naipon ko na video. Tapos ayan na nga, napansin nyo ba? Lumiit yung mixture natin. Nag-iba na yung itsura niya compared dun sa umpisa. Tapos feeling ko ang galing-galing ko na. Yung mga oras niyan, feeling ko kasi I made my own butter. Pero yung totoo, malayo-layo pa rin talaga. Kailangan pa rin natin to i-mix ng siguro mga 15 minutes. Pero makikita nyo, may konting-konting nagsaseparate na milk. At ayan na nga! Tuluyan na rin silang naghiwalay. At kinailangan ko na rin lagyan ng takip kasi tumatalsik yung mga gatas, magkakalat. Eh ako din lang naman ang maglilinis niyan, kaya huwag na natin pahirapan ang sarili ko. Pero dahil nga ang dami na talaga tumatalsik, sinaling ko na muna sa isa pang bowl. Tapos yan, sabi kasi massage hanggang sa matanggal na yung lahat ng buttermilk. Taste test. In fairness, lasang butter. At ganyan nga karami yung nakuha natin na buttermilk. Tapos ito, kailangan daw natin i-massage ng i-massage para mahiwalay talaga yung buttermilk. Kapag kasi marami pang natira, aasim daw yan. Tapos madaling masisira. Bali, minassage-massage ko lang siya ng paulit-ulit. Tapos ita-transfer yung buttermilk doon sa lagayan. Tapos ulit-ulitin lang natin hanggang sa mawala na talaga yung buttermilk. Nakakatuwa lang talaga kasi hindi ko in-expect na makakagawa ako ng sarili kong butter. Nakapanood na rin naman ako ng mga video na gumagawa ng butter pero iba pa rin talaga yung makikita mo actual at tapos ikaw pa yung gumagawa. Iyan, so kapag natapos na tayo mag-massage-massage, kailangan mo naman siyang balawan in cold water. Mga 3 times ko yung binalawan, tapos hindi nga siya magiging butter kung hindi siya nakamolde na parang butter talaga. Siyempre, hindi magiging kumpleto kung walang balot. Napagod na rin lang naman ako kaya itodo na natin to. Yan nga, at binalot ko na siya na parang yung butter talaga sa tindahan. And voila! Muntik pa malaglag. Pero finally, tapos na rin ang ating DIY butter. Tapos sabi nga pala nung kawork ko, nilalagyan daw ng asin para mas mabilis siyang maging butter. Talaga ba, bes? Pagkatapos mangawit yung kilikili ko, saka mo lang sasabihin lalagyan ng asin. Pa-follow naman ang page ko. Thank you, bye.